God's Day to all po, kapamilya. Welcome na lang po sa ating daily devotion. So, ang saya lang po kasi ang title natin is God's People. Sino nga ba talaga ang God's People na tinutukoy? So, today po, yan po ang mensahe ng Panginoon. Tayo nga po ba ay mga alagad ng Diyos? So, pray lang po muna tayo sandali, mga pamilya. Lord, andito na naman po kami at nagpapasalamat ulit-ulit, Lord, dahil po alam po namin na inihantay niyo po kami kanina pa. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa araw na to. Kayo po ang magpala sa aming lahat, Panginoon, as we listen to your word. Tulungan niyo rin po ako as I speak your message, Lord God. At nawa po, Panginoon, maging klaro po sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po mga kapamilya, God's People, yan po ang title natin. Pagbukas ko nga po, kinikilig ako eh. Sinasabi po ba na tayo po ang mga anak ng Diyos, ang alagad ng Panginoon? Ang verse po kasi natin is taken from John chapter 14, verse 23. Sabi niya po doon, "If a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and will come unto him, and make our abode with him." Pag nung binasa ko po to, sabi nga po, di ba, dapat alam natin yung context. Ito po, yung context po na to, sinasabi na po ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ano, yung pangako niya ng Holy Spirit. Kasi ha, parang nagpapaalam na si Jesus, kinocomfort niya yung mga disciples niya. Siyempre, sino nga po bang hindi manginginig kapag yung pinaka-leader mo ay mawawala? Diba, si pastor nga lang po nung pumunta sa iba, sa ibang lugar, parang aligaga din tayo. O diba, eh lalo pa si Jesus Christ na sabi niya eh, pupunta na siya sa kanyang Ama na nasa langit. At iiwan niya na yung mga disciples niya. Ayun, syempre, ang takot lang po talaga nila. Ay, papaano na? Hindi na nila alam ang gagawin. So, ito po yung mga pangako ng Panginoon. Pero, dito po, makikita natin ulit-ulit lang na sinasabi ng Panginoon, kung mahal mo ako. Kung mahal mo ako. Mahal mo nga po ba ang Panginoon? Ito po yung sinasabi niya. Sino ba ang talagang mga anak ng Diyos? Sinasabi niya po na, kapamilya tayo ng Panginoon, I am a child of God, ang bilis sabihin. Pero sabi niya, paano nga po ba natin makikita na talaga tayo ay mga anak ng Diyos? Ito po ang salita ng Panginoong Jesus. Makinig po tayo dahil medyo mahaba, pero iisa-isahin po natin. Sige po. Ito po ay hango doon sa chapter 14, from verse 15 to verse 31. Pero hanggang dito lang po tayo sa mga recent part, hanggang doon sa sinasabi na, "If you love me, you will keep my commands." Pero alam niyo po ba, verse 15, yun na rin po ang bungad ni Lord. Kung mahal mo ako, you will obey my command. So, yun po ang result kung o prueba kung talagang mahal natin ang Panginoon. Ano daw po yun? You will obey what I command. Kapag daw po tayo ay mahal natin ang Panginoon. At pag daw tayo nag-obey dun sa mga kinuman ni Lord, saan ba natin makikita yung command ni Lord? Siyempre po, sa mga salita niya. Sabi niya pa, "And I will ask the Father, and He will give you another Counselor to be with you forever, and it is the Spirit of Truth." Alam po natin na yun yung Holy Spirit. Kaya po pagka nagsisik tayo parate sa salita ng Panginoon, yung mga inuutos niya, ini-instruct niya sa atin, at ino-obey natin yun, kita po yun ng Panginoong Jesus at pangako niya na isa ang mismong hihingi sa Ama sa nasa langit, na bibigyan niya tayo ng Spirit. Ang hirap pong mawala ang Spirit ng Panginoon sa atin, di ba? Parang wala tayong buhay, parang hindi na natin kakayanin mabuhay, parang nawawala tayo ng hope. Yung Spirit, nandoon nga yung joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control.
pagka po nawala ang Espiritu ng Diyos, para po tayong si Saul. Sorry po. Si Apostle. Ay, yung si King Saul na parang namumuryot na o nawawala sarili kung minsan may tama, may kulot. Sabi, meron siyang temperamental problem. Hindi niya makontrol yung anger, hindi niya mamanage yung kanyang anger. Para bang hindi makita ang Panginoon sa kanyang buhay kapag nawala po ang Espiritu ng katotohanan sa atin. Sabi niya, at yun daw ay hindi na ina-accept ng mundo. Because it neither sees him or knows him. Hindi siya nakilala at hindi siya nakikita. But you know him, for he lives with you and will be in you. Bilang disciple po, ito po yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, but you know him, kilala mo siya. No, ibig sabihin, close kayo, you know him, kilala mo siya, may relationship ka. Kasi sabi niya, siya ay nagdudwell sa iyo and will be with you, at sasamahan niya tayo. Pangako po yan ni Lord ngayong araw na to, sasamahan niya tayo and he will be with us. Tapos sabi niya, pangako ni Lord na hindi niya tayo iiwan, sabi niya, bilang orphan, I will come to you through that Spirit, through the Holy Spirit. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. O di po ba? Kaya nga, meron tayong sinasabi na faith, yung pananampalataya, na kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo na nandyan ang Panginoon at kasama natin. Tapos sabi niya, because I live, you will also live. Ang dami pong pangako ng Panginoon dito, ha. Tapos sabi niya, on the day you will realize that I am in my Father, and you will be, and you are in me, and I am in you. O, parang po, hindi man natin nakikita ang Panginoon, alam natin na nandun siya sa trono ng Panginoon. Inilukluk na siya doon ni God the Father in heaven, the firstborn among everyone na sinasabi. O, sabi niya na siya, sabi niya, and I am in you through the Spirit of God. Whoever has my command, sino man daw po ang meron yung mga instruction ng Panginoon, yung mga sinabi niya, and obey. O, hindi po magkahiwala yun, ha. Sabi niya, whoever has my commands. O, syempre, paano mo lalaman yung instruction ni Lord? Syempre, talagang nagsisika. Inaalam mo, ano ba talagang gusto ng Panginoon? And obey. Kasi kung minsan po alam na natin yung command, hindi naman natin ino-obey. Di ba? Ganon yun. Kaya nga po sabi, whoever has my command and obey, sabi niya, and obeys them, he is the one who loves me. Kaya alam niyo po ba ang commands ng Panginoon? Alam niyo po ba yung mga sabi niya, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength, and love your neighbor as yourself. Sabi niya, and obeys them, he is the one who loves me. Kaya nga po umiikot sa pagmamahal lahat, no? It's all about love. It's all about God. Kaya sabi niya, he who loves me will be loved by my Father. O pag mahal mo ako, inuobey mo ako. At pag inuobey mo ako, nag-oobey ka sa command, mamahalin ka rin ng Ama na nasa langit. And I too will love him. Pati ako, love kita, sabi ni Lord. And show myself to him. I-reveal ng Panginoon kung sino siya sa atin, sa buhay natin, as we learn His commands and obey His commands. I-reveal po ng Panginoon kung sino talaga siya. Tapos, pitingnan na po natin, sabi ni Judas, hindi si Judas Iscariot, but Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Bakit ngayon, Lord, sa amin lang na disciple mo? Oh, special po tayo. Kaya pag disciple po tayo ni Lord, tandaan nyo po, hindi lang po tayo Christian, hindi lang po tayo believer, we are His disciple. As disciple, sabi niya, na nagfa-follow sa command and obeys God's commands, sabi niya,
yun special yun na makikita natin ang Panginoon. Yung mundo, hindi siya nakikita. Hindi nakikita yung katotohanan. Kasi hindi naniniwala sa kanya. Hindi alam yung totoong instruction. Hindi alam yung totoong commands. Tapos sabi ni Jesus, if anyone loves me, ulit-ulit lang, kumahal mo talaga ako, he will obey my teachings. Kaya po napakahalaga yung ginagawa natin everyday na yung 8 o'clock habit, itong devotion. Kasi marami po tayong natututunan, no? Kung dito po yung mga pangako ng Panginoon at yung mga commands naman niya, natututunan natin every Sunday, every 8 o'clock ng gabi, marami po tayong matututunan. So sabi niya, my Father will love him. If anyone loves me, he will obey my teaching. So magiging obedient po tayo sa katuruan ng Panginoon. And my Father will love him. Ang result, pati ang Ama na nasa langit, mamahalin daw tayo. And we, si Jesus, si God the Father, and His Spirit, we will come to Him and make our home with Him. Ang sarap pong isipin na as we obey, ang Panginoon gumagawa siya ng tahanan sa atin, sa buong pagkatao natin. Di ba ang sarap po yung ganun? Kaya nga po, yung araw na, pero sabi niya pa dito, he who does not love me will not obey my teaching. Ang klaro-klaro po, no, pag love mo, mag-obey ka. Pag hindi mo love, hindi ka mag-obey. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. So, hindi po ito salita lang ng Panginoon. Salita po ito mismo ng Ama nating nasa langit. Dito makikita po na talagang dinideclare o tinataas niya ang pangalan niyang ni Jesus Christ as His Son, as our Savior, as the authority over all. Kaya nga po Panginoon, kaya nga po mga kapamilya, it pays to obey. Alam niyo po yun, hindi niyo pagsisisihan pag nag-obey talaga tayo sa Panginoon. Kaya ano man po yun. At alam ko pong napakahirap mag-obey. Yun po ang tinuturo talaga ng Bible mula umpisa pa. At kung titingnan po natin, mula umpisa pa, yan na rin po ang sinisira ng kalaban sa atin at tinuturo na mag-disobey tayo. Kasi alam niya na pag nag-disobey tayo, dire-diretso na po yun. Hindi na tayo maging dwelling place ng Spirit ni Lord. Hindi na magre-repent tayo, pero alam niyo po, pagka yung kasalanan ay inuulit-ulit lang natin, tapos biglang nandyan na si Lord, wala na. Kaya nga po, ang pinaka-importante na sinasabi dito is to obey the teachings of our Lord Jesus Christ. And sure bold po yun that His Spirit will be in us and will be with us. And the Father will love us at pati siya gagawa sila ng tahanan sa atin buong pagkatao. Sabi niya nga eh, and I will make our home with Him. Ang ganda pong pangako ng Panginoon no, na nalaman natin sa umagang ito. Pero alam niyo po, meron po talagang dapat tayong sinusunod. Iyon po ay i-obey natin muna siya kung mahal natin talaga ang ating Panginoong Jesus. Ang ganda nga po ng sinabi dito ni Sir Omar Shrock. Hindi ko po maintindihan sabi yung apelido eh. Sabi niya, things highly esteemed among men are an abomination to God. Let us give Jesus His rightful place in our hearts, for He alone is worthy. Sabi pa nga is, Jesus will have first place in our lives. Kung hindi, eh wala na talaga rin siyang place sa atin. It's His first place or no place at all. So ano pong pipiliin mo, kapamilya? Will you give Jesus Christ the first place in your heart? As you prove, or as you show Him that you love Him, you will put Him first and obey His commands. At yung mga pangako na yon, mapapa sa ating lahat.
So, good morning po, kapamilya. Sana po naging maganda po yun at na-encourage po kayo as God's disciple na intended po ang mga message na yun para sa atin ngayong araw na to. If you love me, you will keep my commands and you will obey my commands. Yun po ang sabi ng Panginoon. So, ayan po, obey, obey. Pray na po tayo. Lord, ang bilis-bilis lang po namin sabihin na mahal ka namin. Ngayong araw po na ito, itinataas po namin ang aming mga puso, Panginoon. Turuan niyo po kami na totoong magmahal sa inyo ng buong puso. As we obey, help us, Lord, to obey your commands, Lord. At tulungan niyo po kami, Lord, na hindi lang po ngayon, kundi sa araw-araw as we carry our own crosses, Father God, hanggang sa pagdating niyo. Be with us, Lord. And Lord, hindi naman po namin talaga kakayanin kung wala yung spirit ninyo. Pinapanalangin po namin, Lord, that your spirit will dwell in us, Lord God, and guide us, Lord, in everything we do. Help and teach us, Lord, to obey with all our hearts. Maraming salamat po, Lord. Thank you for being called as one of your people. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Good morning po.